Ano ang dapat gawin kapag hindi tinanggap ng mga establishment at government agencies ang national ID mo? Marami pa rin po ang nagko-comment dito sa vlog na useless daw ang national ID, lalo na yung electronic fill ID na parang Xerox copy dahil photocopy lang daw po ito, tapos wala daw pirma, kaya hindi daw tinatanggap. Wala talaga yung pirma, pero may mga data yan na nakapaloob sa national ID gaya ng iris scan at fingerprints. Para sa kaalaman po ng lahat, ang national ID, mapa-colored man yan na national ID o yung PVC card na national ID o yung parang photocopy na e-fill ID ay dapat tanggapin ng lahat ng ahensya ng gobyerno at private establishments. Base po ito sa inilabas na kautusan ng Philippine Statistics Authority at base din sa batas na Philippine Identification System Act. Isa na po itong batas. Since batas na po ito, tungkulin pong alamin ng mga establishment at government agencies at lahat ng mga Pilipino ang mga nakapaloob sa paggamit ng national ID. Sabi nga, ignorance of the law excuses no one. So kapag batas yan, kahit hindi mo alam na bawal pala yun, pero nakapaloob yan sa batas, maaari kang maparusahan dahil sa hindi pagsunod sa batas. So, alamin natin kung paano ba ito ma-verify, para saan ba ito, at iba pa. May mga video po ako kung saan binanggit ko po doon kung para saan ang national ID. Sa part naman ng PhilSys, siguro gawing mas mahigpit ang implementation ng batas na ito para hindi naman maging useless yung national ID. Kailangan din pong bilisan ang pakikipag-coordinate sa mga establishment at government agencies para sa acceptance ng ID na to. And higit sa lahat, siguro mas bilisan yung pag-print at pag-deliver ng ID dahil ang dami nang naghihintay. Kapag hindi tinanggap ang national ID ninyo sa mga transaksyon, ang dapat gawin ayon sa PhilSys ay i-report ang mga establishment o government agencies na yan. Huwag po kayong matakot na mag-inform sa PhilSys na hindi tinanggap ang national ID ninyo. Paano ba at saan magre-report? Mag-email po kayo sa info@philsys.gov.ph o kaya bisitahin nyo yung pinakamalapit na registration center sa inyong lugar o pinakamalapit na PhilSys office o PSA office sa inyong lugar para personal nyong ipaabot ang inyong report na hindi tinanggap yung Philippine National ID ninyo sa inyong mga transaksyon. Sa email, ilalagay po ninyo ang pangalan ng establishment o government agency, saang branch po ito, date of transaction at kung ano yung transaction ninyo sa establishment o government agency na yon. Example, kumuha kayo ng passport o kumuha kayo ng pera padala. Huwag po kayong matakot na mag-report. Makakatulong po yung pag-report para mas maging maayos ang sistema. Again, ang national ID ay valid including the e-fill ID na parang photocopy lang na sinasabi ninyo. Meron pong paraan para ma-verify kung legit ba ang national ID. Please watch my video about PhilSys check or PhilSys verification. Para naman sa pagkuha ng electronic ID o e-fill ID, pwede po ninyong i-check din ang isa kong video about this. Maraming salamat for watching and stay safe!